reaction lang dun sa first game na with fans? Yun, sabi nga ng technical committee ko, Pong, ang saya, pag ano, na, ngayon na nakarinig ng mga fans. Sabi ko, ang saya, no? And then yung fourth quarter, kung gusto nyo pa yung marinig ang sasabihin ng mga fans. So hindi, masaya. Marinig mo yung ingay, yung kantsawan, pinapagilitan ng referees, kinakatsawan ng players. Diba, yung hirap nating lahat, ito yung resulta na nagawa natin yung... Napasaya natin, madami tayong napasaya. At mas nga na tayo, talaga, honestly, bago magsimula, sinabi ko nga sa inyo, excited na excited. Kaming mga players, si Calvin, sabi niya kanina, parang nagka-goosebumps daw siya pagpasok pa lang. Ano sa tingin niyo yung naging impact sa laro nung dalawang team kanina na may nanonood na sa kanila? At hindi makikita mo yung pag nakakasit sila tapos sumisigaw yung mga fans. Iba yung kilo sila eh. Yung ibang players nga pag sumasablay, napapailing eh. Kasi iba eh, maski na ako na pinapanood ko, iba talaga pag may fans. Iba, maski na kayo. Kita naman yun na nandun na masaya yung mga fans tapos at kinakatakot ko sa'yo yung mga fans na sa may upward, sigaw na sigaw, ay, nagdidikit-dikit, baka masoyo lang ang problema ko, pero talagang masaya. I'm not to rain on your parade on this milestone for the PBA, pero yun nga po, may reported na po tayo ng Omicron, which is yun nga, alam naman po natin na ready kayo, nagka-prepare kayo, pero can we get anything definitive on that? Sinabi ko din kanina, interview sa TV na pag dumating yung panahon na yon, kaya kailangan pa rin natin mag-ingat. Pag dumating yung panahon na yon, kung anong utos ng gobyerno sa atin, tigil, titigil tayo. Semi-bubbles, yung nakahanda tayo sa bubble time. Nakahanda tayo doon kung papayagan pa rin tayo. Ang problema lang doon, pag pinatigil tayo, tigil tayo. Pero hanggang pinapayagan tayo at kung ano ang pwedeng gawin, gagawin natin. So, bubble, semi-bubble. Gagawin natin para matuloy lang ang liga. Kung yung NBA po, ang isang adjustment na ginawa nila in response dun sa Omicron is ni-require nilang mag-booster shot yung mga players and coaches, basically yung personnel nila. Is this something in consideration din po para sa PBA? Nag-team managers meeting kami kahapon, sinabi ko rin, kung pwede din yung i-booster yung mga players, yung mga team sa teams, booster na nyo. Kung hindi, hihingi po ulit ako ng tulong sa NBA para mabigyan tayo ng booster shots. Pero kung pwede, kasi may mga supply yung kanya-kanilang kumpanya, kanya-kanilang mga teams, bigyan na nyo. Yun ang sinabi ko kahapon sa meeting namin. So, balik tayo sa audience ngayon. Ito bang ngayon as expected o medyo mas marami yung ngayon? Hindi. Alam ko nga, lolo ko. Sorry, lolo ako nga yung staff. Magpantala lang kayo ng 7 hotdog. Baka yun lang ang dumating kasi Wednesday, takot pa yung mga tao. Pero yung makikita mo, puno yung likod ng ring eh. Diba? At yung sa baba ng ring. So, nakakatuwa. Kung gano'n sila kasabik, gano'n din tayo kasabik sa fans. Masarap. Masarap talaga. Hindi ko kalain na gantong kadami kagad. Kasi one, siyempre, natatakot sa COVID. Two, siyempre, magbabayad ka. Pupunta ka ba dito? Kagastos ka eh. So, hindi ko inasahan. Kaya binabahan natin yung preso. Kasi alam ko mahihirapan, pamasahe, pagkain, lahat. Pero nag-response yung mga fans. Nakakatuwa. Kung as of this very moment, meron ka bang figures kung ilan ko yung nakapasok? Wala. Mamaya. Third quarter na second game, yung malalaman ko. Parang booster shots pa rin yun. Malamang. Yun ang kailangan natin at yun ang kailangan ibigay ng mansahe sa kanila. Hindi lang magpa-vaccine. Kung pwede na magpa-booster, magpa-booster na. Kahit sa inyo, kahit sa atin lahat, kung kaya nyo magpa-booster na kayo.